What's up, angels? Ngayon ay gagawa tayo ng trending na dragon fruit shake or juice. Kung ano man gusto nyong itawag dito, kayo nang bahala kung saan kayo masaya. So, ang gagawin ko muna dyan is, hihiwain ko muna yan sa 4 na piraso. Tignan nyo naman yung kulay niya. Napaka-pink niya, parang fuchsia pink na siya. And then, sobrang hinog niya. So, yeah, madali na siyang balatan. Pinili ko lang yung balat niya, angels. Nagulat na nga lang ako nung pagka-uwi ng asawa ko at saka ng binan ko. Meron silang dala nito, itong dragon fruit. Siguro dahil na-curious sila sa lasa kung ano yung lasa ng dragon fruit juice. So, ayan, kaya nagpapagawa sila sa akin ngayon. Yan, ginawa ko nga pala dyan, angels, yung 1/4 ng isang buo. Ayan, gagayatin ko yan ng maliliit. Feeling ko kasi masarap yan kapag ininom mo yan may mga konting buo-buo. At kung nagtataka kayo kung bakit yung kamay ko ang ginagawa kong sangkalan, yan ay dahil kahoy yung sangkalan ko, angels. So, kakapit kasi yung kulay ng dragon fruit dun sa sangkalan ko. Ayan, yung natirang maliit na piraso, ginawa ko na lang pang garnish dun sa baso natin. So, yung mga natitirang 3 piraso, pag-gayatin lang natin yan na malalaki dahil isi-shake naman natin yan. Ibe-blender natin yan dun sa ating blender. Ayan na nga, nag-ahit ko na siya. Okay, angels. Dito na tayo sa exciting part. Dahil sa sobrang excited ko, yan kinuha ko na yung blender namin. Ilagay ko na yung malalaking piraso ng dragon fruit. Pagkatapos niya, nilagyan ko yan ng evaporated milk. Ang gamit ko dyan, angels, is yung Alaska na color yellow. Yan lang yung kinaya ng budget dahil mahal yung puti na may red. Niligay ko muna nung una is 3/4 lang nung can. And then ang ginamit kong sweetener dito, angels, is sugar, yung medyo brown. Pwede din naman kayong gumamit ng condensed milk if you like. And then ibe-blend ko lang yan until smooth. Ayan, papakita ko sa inyo kung na nagbe-blend siya. Ayan. Sana di tayo maligo ng dragon fruit juice. Ayan, smooth na siya, angels. So, pagkatapos niyan, nilagyan ko yan ng yellow, angels. Yung isang tray lang nung molder ng ice tube. So, ayan, lalagay ko na lahat yan. Nandyan sa tray. Pagkatapos, ibe-blend ko siya hanggang sa maging parang medyo shake na siya, angels. Ayan, at nakulangan pa nga ako sa yellow, kaya dadagdagan ko pa yan ng kalahating tray ng ice tube. Ayan, tapos ibe-blend ko ulit yan hanggang sa maging medyo shake na siya. Ayan, mukhang masarap na, angels. So, ayan, titikman ko muna yan, angels, para ma-check natin yung tamis niya. Ngayon, kung kulang pa sa tamis, kasi yung dragon fruit, hindi naman siya yung talaga matamis eh. So, ayan, dinagdag ko na yung natitirang 1/4 ng evaporated milk. And then, dinagdagan ko rin siya ng kaunting sugar. Kung ayaw nga naman gumamit ng sugar, pwede kayong maglagay ng condensed milk. At inilagyan ko nga ulit ng isa pang tray ng yellow. Kasi gusto ko yung medyo may yellow-yellow nga siya, parang shake. At tinakpan ko na nga yan kasi baka maligo ko ng dragon fruit juice. Ayan, isasalin ko na siya sa isang pichel. So, ayan na yung dragon fruit juice natin or shake. Nalagyan ko yan ng mga maliliit na bits ng dragon fruit. At dito ko naman siya napiling ilagay dito sa ating double wall na glass. Maganda kasi siyang tignan dyan para sa akin. Then, tatoppings ko ng dragon fruit na mga bits. And then, yan, meron akong pabongga dyan sa may gilid ng baso. Oh, yan yung ginawa ko kanina, angels. Ayan, mukhang masarap na siya. Kulay pa lang, diba? Masarap na. Ito na, angels, ang ating dragon fruit juice or shake. Try it and enjoy, angels. Oops, huwag mo munang i-stop. Kasunod na nito ang mga health benefits na pwede mong makuha sa dragon fruit. Thank you for watching, angels. Bye-bye!